Nakakatakot ba ang leon o malaking ahas gaya ng anaconda? Pwes ewan ko na lang pag nakita mo ang mga bida sa video natin ngayong araw. Mula sa mga sinaunang isda na nagdala ng kilabot, mga ibon na walang patawad sa kalapan, at mga dinosaur na pinamunuan ang ating mundo sa loob ng milyong-milyong taon. Ito lang naman ang mga hayop na siguradong magdadala ng gulo kung sila ay nabubuhay pa sa mundo natin ngayon. Sa araw na ito, mag-dive tayo sa sinaunang panahon kung saan ang mga pinakmalalaki at nakakatakot ng mga hayop ay namamasyal pa dito sa ating planeta. Papasalamat ka na lang talaga sa huli na wala na sila sa mundo sa panahon natin ngayon. Kaya naman, simulan na natin. Narito lang naman ang mga hayop na siguradong mag-a-unsubscribe ka sa life mo kung sila ay nabubuhay pa. Titanoboa. Ang Titanoboa ay ang pinakamalaking ahas na nadiskubre sa ating planeta. Nang madiskubre ng mga siyentipiko ang ahas na ito, di sila agad nakaalis sa site kung saan nila ito nakita. Abay nagulat sila sa posibleng itsura nito sa totoong buhay. Ang hayop na ito ay ang Titanoboa, ahas na aabot ng 45 talampakan at titimbang lang naman ng 2,000 pounds. Tinataya na ang lapad nito ay mas malapad pa kesa sa katawan ng tao. Ang vertebrate naman ito ay 4 beses na mas malaki kesa sa mga anaconda na pinakamalaking ahas na nabubuhay sa panahon ngayon. Ang ahas na ito ay nag-aabang ng tahimik sa ilalim ng tubig hanggang sa makakita ito ng kanyang pagkain. Susunggaban niya ito at sa kanya ito tatapusin gamit ang kanyang matinding pagpulupot. Constrictor din kasi ang mga Titanoboa at hindi lang isda ang kinakain nito. Kaya nitong pumatay ng mga higanting pagong pati ng mga buhaya. Meron nga din silang hinala na kaya nitong pumatay ng sinlaki ng mga dinosaur. Kaya kasi nitong durugin ang buto ng kalaban niya hanggang sa hindi na ito humihinga. Ang kahanga-hanga sa kanila ay ang kanilang bungo. Kadalasan kasi sa mga fossil ng mga ahas ay wala ka na talaga makikitang bungo dahil nalulusaw ito sa tagal ng panahon. Pero ang bungo ng mga Titanoboa ay sadyang gawang kakaiba. Napakatibay nito na kahit milyong taon na ang lumilipas ay nananatili pa rin itong intact sa kanyang katawan. Kaya naman sigurado na ito talaga ang hari ng mga ahas sa buong kasaysayan. Arthropleura, giant millipede. Mapapatili lahat ng babae pag nakakita sila ng mga millipede sa panahon ngayon. Pero ang millipede sa panahon ng mga dinosaur ay siguradong pati si Cardo o si Tanggol ay hihiyaw. Hihimatayin talaga kahit pa si Tulfo. Kita mo yung millipede ngayon, palakihin mo ito ng sinlaki ng aso. Ganyan yung Arthropleura. May sukat lang naman sila na 20 pulgada at titimbang ng nasa 100 pounds. Timbang pa lang, simbigat na ng average na tao. Ang mga millipede na ito ay hindi kagaya ng mga millipede sa panahon ngayon na nakakakiliti lamang. Ang binti kasi nito ay nakatago at halos di kita sa malayo. Kayang-kaya nito makipaglaban sa mga malalaking amphibian noong araw. Kahit pa sinasabi na herbivore ang mga ito. Naniniwala kasi ang ibang siyentipiko na kumakain din ito ng mga amphibian milyong taon na ang nakakalipas. Kaya naman pasalamat na lang talaga mga chicks ngayon dahil boyfriend na lang nila ang gagapang sa kanila. Megalodon, pinakamalaking isda sa buong mundo. Huwag mo akong mamaliin. Ito ang pinakamalaking pating sa buong kasaysayan. Ito ang top predator noong panahon niya. At ang sukat nito, well, 3 beses na mas malaki sa pinakamalaking pating na nabubuhay ngayon. Tinataya na aabot sila ng 50 feet at titimbang naman ng nasa 100,000 pounds. Hindi lang sukat ng megalodon ang nakakatakot dahil ang kanilang hunting technique ay sadyang pamatay. Kayang-kaya nilang patayin kahit na ano pang hayop ang nakatira sa dagat sa panahon natin ngayon. Ang ngipin nila ay halos katulad lang ng ngipin ng mga pating sa panahon ngayon. Yun nga lang mas malaki at mas makapal ang mga ito. Susukat lang naman ng ngipin nila nang aabot ng 7 pulgada. Parang isang balisong ang isa. Kung di pa sapat yan, ang bunganga nila ay may lapad na 10 talampakan at kaya nitong bumuka ng hanggang 3. Walang kayang makaligtas sa malaking pating na ito. Tinataya naman na kailangan itong kumain ng karne na aabot sa 2,500 pounds araw-araw para lamang mabuhay. Ang diet naman nila ay binubuo ng malalaking balyena, dolphin, sea lion, at pati na mas maliliit na uri ng pating. Ganun pa man, merong mga hinala o teorya na ang megalodon na ito ay nananatiling buhay pa pagpahanggang sa araw na ito. Dahil sa lawak ba naman ng karagatan ni hindi pa nga natin nakikita o nadidiscovery lahat ng nakatira sa buong dagat. Subalit, parang napaka-imposible naman na ang pating na may sukat na 50 feet ay hindi mapansin sa loob ng ilang dekada. Kaya ano sa tingin mo? May pag-asa kayang buhay pa ang mga higanting pating na ito o baka naman umaasa lang ang ibang siyentipiko na makakita muli ng kahanga-hangang hayop sa panahon natin ngayon. Porus Rashidae, ang terror bird. Ang mga flightless bird gaya ng ostrich sa panahon ngayon ay tila ba walang dalang panganib. Depende yan sa sitwasyon. Pero ang kamag-anak nila noong araw ay nagdala ng malaking takot kaya naman tinawag itong
terror birds. Ang Porus racidae ay isa sa mga nakamamatay na predator at isa rin ito sa pinakamalaking ibon na gumala sa planeta. Medyo hawig nila ang mga dinosaur. Merong maikling pakpak at konti lang ang balahibo sa katawan. Ang maikling pakpak ang dahilan kung bakit hindi sila nakakalipad, pero hindi ibig sabihin nito ay hindi sila mabangis. Ang pakpak nila ay may matalas na kuko at ginagamit din nila ito para itumba ang kalaban. May taas sila na siyam na talampakan at titimbang naman ng nasa 2,000 pounds. Ganun pa man ang timbang nila ay hindi hadlang para tumakbo ng napakabilis. Base sa mga saintipiko, mas mabilis itong tumakbo kaysa sa mga kabayo sa panahon ngayon. Kapag nakita na nila ang kanilang pagkain, agad natatakbo ang mga terror bird ng full speed para pumatay. Gamit ang kanilang mga sandata, gaya ng matalas na tuka na parang kalawit, mahaba at matibay na binti na may matatalas na kuko. Kayang-kaya nilang patumbahin kahit pa ang malalaking prey. Meron namang mga teorya ng mga scavenger ang mga ibon na ito. Pero teorya pa lang naman. Isa lang naman ang sigurado. Siguradong walang kalaban-laban ang mga tao kapag ito ang makikita nila sa gubat. Smilodon, Large Tooth Tiger. Isang malaking carnivore na may malaking pangil na mas nakakatakot pa kaysa vampira. Isa ito sa mga nakakatakot na predator na namayagpag milyong taon na ang nakakalipas. Dahil sa hunting skill na taglay ng Smilodon, kaya madalas itong ihambing sa mga modern na tiger. Ang bilis nito ay aabot ng 30 miles kada oras at may sapat sila na lakas para durugin ang kanilang prey. Kapag ang biktima ay malapit na sa range ng tigring ito, lulundag ang mga Smilodon ng sobrang lakas na tipong kahit si Kibuloy ay siguradong walang takas. Dahil sa haba ng pangil, duduguin ang kalaban at agad mamamatay. Pero pinagtatalunan pa rin ng mga saintipiko kung para saan nga ba ginagamit ng mga Smilodon ang napakahaba nilang pangil. Pwes kahit naman misteryo pa rin hanggang ngayon ang pangil nila kung saan nila ito ginagamit, sigurado namang walang magnanais na lumapit sa hayop na ito kung ito ay nabubuhay pa. Carnotaurus, ang meat-eating dinosaur. Ang isa pang halimaw noong panahon ng dinosaur ay ang Carnotaurus. Ang Carnotaurus ay hindi masyadong malaki o makatawan. Meron lang itong taas na 20 talampakan at may timbang naman na 5,000 pounds. Base sa skin fossil na nakuha, nababalot ang dinosaur na ito sa kaliskis. Pinaniniwalaan na ang kaliskis nito ay ginagamit para mag-camouflage sa paligid dahil matyaga itong naghihintay ng prey para makakain. Tanging isang skeleton lang o fossil ang nakuha sa dinosaur na ito, kaya naman marami pa rin misteryo o katanungan patungkol sa existence ng hayop na ito. Ang kakaibang pagkakakilanlan sa hayop na ito ay ang nag-iisa nitong sungay sa may ulo na malapit sa kanyang mata para itong sungay ng mga toro sa panahon ngayon. Malamang sa malamang ay ginagamit niya rin ito para ipanglaban sa ibang hayop. Para saan pa nga ba ang mga sungay ng mga hayop, diba? Pero kahit na ganon, isa pa rin itong hayop na siguradong kakatakutan mo kung ito ay nabubuhay sa panahon natin ngayon. Deinosuchus, higanteng buhaya. Alam ko na malaki talaga si Lolong, pero ang Deinosuchus ay isang buhaya na talaga namang manliliit kahit na ang pinakamalaking elepante sa Afrika. Sobrang laki nito na kahit dinosaur ay ginagawa lang nitong pulutan. Ang ibig sabihin ng pangalan nito ay Terrible Crocodile. Kung ang buhaya ay isa sa mga hayop na nagtatala ng maraming kamatayan taon-taon, isipin mo na lang kung sa panahon natin ngayon nabubuhay ang buhaya na ito. Tinataya na aabot ang sukat ito sa 50 talampakan. Pero ang fossil na nakita ay hindi pa masyadong accurate. Matagal nang pinagdedebatihan ng mga saintipiko ang totoong sukat ito, pero at least sigurado naman tayo na mas malaki sa jaw ito sa mga buhaya natin ngayon. Ikaw ba naman ang mabuhay sa panahon ng mga dinosaur? Ang mga buhayang ito ay halos katulad lang ng mga buhaya ngayon. Opportunistic din at matyagang naghihintay. Pero wala itong awa. Kapag pumitas na ito ng pagkain, kahit pa dinosaur, ang mahuli nila. Arctodus, ang deadly bear. Kilala din sa tawag na short-faced bear, pero ang Arctodus ay hindi kasing cute sa inaakala mo. Isipin mo ang isang oso na may taas na 10 talampakan kapag tumayo. Maiihi ka na lang sa takot. Kahit na hindi ito kasing bulky o kasing laki ng mga oso sa panahon ngayon, may taas pa rin ito na 10 talampakan kapag ito ay nakatayo. Titimbang naman ito ng nasa 2,000 pounds. At dahil nga maliit ang uso nito, kaya tinawag sila na short-faced bear. Maliit din ang katawan nito kumpara sa kanilang mga binti. Subalit hindi ibig sabihin ito na hindi na ito nakakatakot, dahil pinaniniwalaan na ang mga osong ito ay pumapatay ng mas maliliit na oso kaysa sa kanila. Yung iba naman sinasabi na ang oso na ito ay mga scavenger at naghahanap lang ng patay na hayo para makakain. Ganun pa man, base sa huling pag-aaral, ang mga Arctodus ay omnivore, kaya malaki ang tsansa na isa itong matikas na predator nung panahon niya. Well, mabuti na't wala na sila sa panahon ngayon. Spinosaurus, ang pinakamalaking carnivore na dinosaur. Ano nga ba ang pinakamalaking carnivore sa panahon ngayon? Well, wala din namang kwenta, dahil ang dinosaur na ito ay siguradong dudurugin silang lahat. Ito ang carnivorous na dinosaur na mas malaki pa kaysa sa T-Rex. May taas ito na 50 talampakan at titimbang ng nasa 5,000 pounds.
Yung malaki na salita sa kanila ay kulang, dapat dambuhala. Ang bungo pa lang nito ay aabot na ng 6 na talampakan. Mas malaki pa sa'yo. Ang ulo nito ay parang sa buaya at pareho din sila na maikli lamang ang kamay. Cute no? Ang maganda pero nakakilabot na parte ng katawan ng dinosaur na ito ay ang kanyang likod na merong malalaking tinik. Hanggang ngayon, nagtatalo pa rin ng mga siyentipiko kung saan nila ito ginagamit. Pero malaki ang tsansa na ginagamit nila ito para sa thermoregulation. Ito yung proseso nila para mapanatili ang kanilang temperatura depende sa babago-bagong panahon. Meron din naman mga teorya na ang mga spinosaurus ay aquatic o nakatira sa tubig dahil doon sa kanilang mahabang nguso na posibleng ginagamit para panghuli ng malalaking isda. Kaya lang marami pa rin naniniwala na sa lupa ito nakatira at naghahari. Well, bahala na siguro sila kung saan sila nakatira. T-Rex, ang hari ng mga dinosaur. Ang T-Rex ay ang hari ng dinosaur. Isa ito sa mga pinakamalalaking dinosaur sa buong mundo. Kahit nga ang anak mo, ito kaagad ang makikilala niya pag nag-aral na siya. Ang taas nito ay 12 talampakan lamang, pero ang haba nito ay aabot naman ng 40 talampakan. Sobrang laki at lapad nito. Kaya naman umaabot ang timbang nito ng hanggang 12,000 pounds. Pero hindi lang timbang ang kinakatakutan sa hayop na ito. Dahil ang taktika nito sa paghahunting ay sadyang kahanga-hanga. Ang Tyrannosaurus Rex ay isang active predator. At siguradong nahirapan ng mga bida sa Jurassic Park nung nakalaban nila ang mga hayop na ito. Ang ngipin nito na parang mga balisong ay sadyang sobrang talas na kayang-kaya nitong pumunit ng laman sa iba pang malalaking dinosaur. Hindi lamang yan, dahil ang mga panga ng T-Rex ay meron parang lock na kapag kumagat na sila at pumalag yung kinagat nila, ay kusa itong maglalak na tipong hindi na kailangan ng T-Rex maglagay ng effort para pigilan ang kanilang pagkain sa pagwawala. Medyo hindi pa malinaw ang bilis ng mga hayop na ito dahil may mga nagsasabi na mabilis daw talaga ang T-Rex at meron din naman nagsasabi na mabagal silang kumilos at tanging nag-aabang lang ng pagkain. Pero ang kahanga-hanga sa mga T-Rex ay meron silang utak na doble ang laki kumpara sa ibang uri ng dinosaur. Kaya naman sinasabi na mas matalino ang mga hayop na ito kumpara sa iba. Ngayon alam mo na kung bakit sila ang hari. Base sa pag-aaral, mas nagagamit ng mga T-Rex ng gusto ang kanilang senses gaya ng pang-amoy at mata dahil nga mas complex ang utak nila. Yan ang kinalamang ni Barney sa kanila. At siya ng mga hayop na siguradong kakatakutan natin kung sila ay nabubuhay pa sa panahon ngayon. Paalala ulit, ang like button mga kosa, kita-kits ulit.